Hello and welcome sa inyo lahat. Ito nga po pala muli si Mr. XYBH. In this video, tatalakayin natin ang about sa fraction. Ang ating objective is to know the basic about fractions. Secondly, to calculate the result of operations on fractions. Fractions, from Latin fractus, means broken. Fractions represents a part of a whole. Fractions is simply division, and fractions any number of equal parts. And the fractions is consists of numerator and denominator. Fraction notations. So here we have the figure, which is the area model, and we have the components of numerator and denominator. Siyempre, hindi makukumpleto ang fraction kapag walang fraction bar. So dito, ang numerator pwede siya maging any integer, while yung denominator naman is non-zero integer, na ibig sabihin na hindi pwedeng maging zero yung denominator natin. Kasi ang lalabas is any integer divided by zero is equals to undefined or infinity. Walang value, diba? Kapag sinabi natin numerator, tells the number of equal parts of the whole are taken. So ito yon. Yung 1, 2, 3 na yan, yung tatlong shaded part na yan, ayun yung numerator natin. While yung denominator naman, is regardless siya kahit unshaded part or shaded part, denotes pa rin siya as denominator. Kung ang denominator ay total equal parts, so ibig sabihin po, si voltage 5 ay hindi siya example ng fraction. Dahil kapag hinati-hati natin siya sa part niya, eh magkakaiba nga po yung sukat ng kanyang parts, yung kanyang components, kaya hindi siya fraction. Yan lang naman. Kung syempre yung fraction natin ay division, since yung denominator natin siya yung magiging divisor natin, yun yung nasa labas ng division sign. So dito sa loob yung numerator natin, and pwede rin siya maging sentence, which is 3 out of 4. And syempre yung ating topic ng fraction, so naka fraction form siya, ganyan yung itsura niyan, 3 over 4. Kaya yung denominator natin yung total, tapos yung 3 yung shaded. So next, we have types of fractions. So meron tayong unit of fractions, proper fractions, improper fractions, and mixed fractions. Siyempre, unahin natin yung unit of fractions. Unit of fractions, fractions with numerator 1. So, ibig sabihin, lahat ng example na makikita natin dito ay puro 1 lang yung kanyang numerator. Ibig sabihin, bahala na kung ilan yung denominator natin, basta yung numerator natin, 1. Ibig sabihin, 1 part lang siya ng fraction. So meron tayong 2 total parts. Sa pangalawa, meron tayong 3 total parts. Sa pangatlo, meron tayong 4 total parts. Sa pang-apat, meron tayong 5 total parts. So ganito lang siya pagka fraction form na. Ayan, 1 half. 1 half yung kanyang basa. 1 half kasi yung 2, ayun yung total part. Sa pangalawa, we have 1 third. Kasi 3 yung total part niya. So hatiin sa 3, tapos meron siyang 1 part, which is yung 1 natin na numerator. Sa pangatlong example natin, we have 1/4. Kasi meron tayong 4 total part, tapos 1 yung kanyang part, which is yung numerator natin. So we have 1/5 or 1 over 5. Since 5 yung kanyang total part, so 5 yung denominator. While meron siyang 1 na numerator. Kasi nga unit of fractions nga, di ba? So any number with denominator, basta ang numerator niya is 1. Next type of fractions is proper fractions. So dito, ang numerator mas maliit sa denominator. Kung mas mataas yung numerator sa denominator, eh lagpas na nga po siya sa isang buo, di ba? Kapag ganun. So ibig sabihin, ito yung proper fractions. Ito yung nagde-denote talaga as parts of a whole, di ba? So we have the area models here, na example. And ganito lang siya kapag fraction form na. So we have the 3/4 kasi meron tayong 3 shaded part and 4 total parts, which yung denominator natin. Sa pangalawa po, we have the 2/3 kasi meron tayong 2 shaded part, total 3 equal parts. We have the 5/8 kasi meron tayong 5 shaded part and 8 total part. And so lastly, we have the 2/5, 5 total parts and 2 shaded part. So yun ang proper fractions. Wala pang 1 yung value niya lahat, di ba? Pansinin niyo, mas maliit kasi yung numerator niya. Next types of fractions is improper fractions. So dito, mas malaki naman yung numerator kaysa sa denominator, or pwede siya maging equal. So, meron tayong example here. So yan, kung makikita nyo, meron tayong isa o lagpas sa isa yung kanyang area model. Ibig sabihin lang po doon, improper fraction siya.
Siyempre, kung lagpas isa yon, kailangan meron tayong full shaded part, which is ayun po yung kanyang magiging whole number. Pero kasi improper fractions to, so numerator and denominator lang po yung mag-exist. Kaya dito, we have 7 over 4 kasi meron tayong 7 shaded part and 4 total part. Yung total part natin, eh magbe-base nga lang tayo dun sa isang area model. So, hindi natin siya bibilangin as 8, so 4 lang. Kumbaga, parang total equal part of 1 area model. So, we have the second example, 5 over 3 kasi meron tayong 5 shaded part tapos total 3 lang siya kasi isang area model nga lang yung pagbabasehan natin ng denominator. So, next is 8 over 8. Kung makikita nyo, puno siya kasi yung ayun nga yung ano, yung numerator equal denominator. Kapag equal siya, ang value po nun is 1. So, and lastly, we have a 12 over 5 kasi 12 yung total shaded part niya and 5 yung kanyang total part. And lastly, we have mixed fraction is a whole number along with proper fraction. So, dito, parang improper fraction lang din siya, kaya lang dito, i-convert na lang natin siya as whole number. So, dito sa mga example po natin, eh halos parehas lang po dun sa improper fractions. Kaya lang dito, uunahin natin bilangin dito yung mga full shaded part, which is dito, we have a 1, tapos i-insert lang po natin yung proper fractions, which is 3/4. Sa pangalawa, bilang ulit tayo sa isang full shaded part na 1 and proper fraction of 2/3. Sa next example natin, we have 3 full shaded part, which is ayun nga yung whole number niya na 3. Tapos proper fraction siya ng 7 over 8 kasi 7 yung shaded part niya. Sa last example natin, we have the 2 full shaded part and 2 over 5 na proper fraction. So, yun lang naman yung types of fraction natin. Yun lang yung makikita natin sa lahat ng fraction. Okay? So, dito we have a reciprocal and invisible denominator. Kapag sinabi natin reciprocal, is changing the numerator and denominator. We have the example here na 3/4, ang reciprocal po niya is 4 over 3. Kasi nga, binaliktad nga lang yung ano niya, yung numerator and denominator niya. Kung mapapansin nyo yung 3/4, proper fraction siya. Ibig sabihin pala dun, the reciprocal of proper fractions is improper fractions or vice versa. Ayan siya. Okay? Next is invisible denominator. It's simply the whole number with the number 1 as denominator. So ito, kabaliktaran lang po siya ni unit of fractions. Kung si unit of fraction, meron siyang numerator na 1, dito naman po sa invisible denominator, meron po siyang 1 na denominator. Okay, hindi 1 na yung isa. Yung ibig sabihin, yung 1 yung value. Diba? For example, meron tayong 3. Ang value po niya sa fraction is 3 over 1. So, ibig sabihin po, if we reciprocate the unit of fraction, the result will be the whole numbers. Ganun din. So, meron tayong 1/3. Kapag ni-reciprocate natin siya, meron tayong 3 over 1, which is whole number na 3. Yun. Yun lang reciprocal and invisible denominator. Next is the equivalent fraction. So, dito we have the 2 example of area model. Yung dalawa na yan ay equivalent siya. Kahit magkaiba yung kanyang denominator at numerator. We have the 2/3. Kasi meron siyang 3 total part and 2 shaded part. So, sa next, pwede natin siyang sabihing 2/3 din. Kasi nga, equivalent nga, diba? Pero, hindi appropriate dahil sa kanyang area model. Diba? So, kasi meron siyang 6 total part and 4 na shaded part. Kailangan maging 4 over 6 yung magiging sagot natin. Kaya lang, syempre, ko-convert natin siya. Ang gagawin lang po natin is mamultiply lang po natin siya sa 2 over 2 para ma-meet niya po yung 4 tsaka yung 6. Ang tawag po sa kanyang process is higher term. Kasi nga, gusto natin pataasin yung number hanggang umabot dun sa kanyang area model. Diba? Yung meron tayong 2/3, pero ang requirement is 6. Diba? So, imumultiply lang siya natin sa 2 over 2, which is equal naman po sa 1, yung 2 over 2. So, we have the 4 over 6. So, sa next example po natin, eh medyo komplikado ng konti kasi marami to. So, ito, we have 2, 4 over 10. So, ayan yung mixed fraction form niya. We have that 2 whole number. And we have that 10 total parts, which is yung denominator natin na 10. And meron tayong 4 na numerator. Yung shaded part dun sa sobra. Ang example naman natin sa improper fractions is 24 over 10. Bibilangin lang po natin yung total shaded part niya ng mano-mano. And yung 10 is syempre, parehas lang siya dapat dun sa denominator ng kanyang mixed fraction form niya. Pwede natin sabihin na 2, 4 over 10 din siya and 24 over 10. Kaya lang po, kailangan po natin siyang pababain para ma-meet niya yung 5 total parts and 2 shaded parts dun na sa sobra. So dito, para magpababa natin siya, i-divide naman natin siya. So we have the 2 over 2 para maging 5 yung 10, tapos yung 4 magiging 2. Okay, ang tawag po sa kanyang process is lower term.
Tapos dito, i-divide natin yung dalawang numerator lang. Dito naman po, yung whole number na 2, i-bring right lang natin siya. Copyin lang po natin siya. And then, i-divide natin yung 4 over 2, saka yung 10 over 2, nagiging 2 over 5. Okay, so ayun yung value niya as mixed fraction. Ibaba lang po natin yung 5, copyin lang po natin. Same lang naman po siya dun sa 10 over 2 sa baba. And yung 24 over 2, i-divide lang po natin siya. So meron tayong 12 over 5. So dito, we have the adding and subtracting like quantities. Kapag sinabi natin like quantities, like denominator siya. So ibig sabihin mo, parehas po siya dapat ng denominator. So we have the area model 1 and area model 2. Ang gamitin natin is plus. We have the 1/3 plus 1/3. So madali lang naman to. Ang gagawin lang naman po natin is ipag-a-add lang po natin yung dalawang denominator. Tapos copyin lang po natin yung kanyang denominator. So ganyan. So i-bring right lang natin yung 3. Copyin lang po natin siya. And ipag-plus natin tong 1 plus 1. 2. And yung kanyang area model is dalawang shaded part na. Yun nga, parang nag-combine lang po yung dalawang area model niya. Nadagdagan lang po ng shaded part. So next example po, we have area model 1 and area model 2. Ang gamitin naman po natin is subtract. Ayan, ganyan. So same process lang po siya ni addition. Kaya lang po, minus lang yung gagawin natin. So we have the 2/3 minus 1/3. So ganun lang din yung magiging itsura niya. 2 minus 1 over 3. So yun nga, i-bring right lang natin yung 3. 2 minus 1. Yun lang yung sagot niya. So, ang area model niya is 1/3. One shaded part. Kasi nga, binawasan naman siya ng shaded part. Ang ipinambawas dun, yung shaded part dun sa kabila, which is yung 1. Paano naman po kapag unlike quantities? So, ito yon. Adding and subtracting unlike quantities. Or magkaibang denominator. So, dito, meron tayong 1 shaded part and 3 total part plus 4 total parts and 1 shaded part. Or, sabi natin 1/3 and 1/4, di ba? Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Dito, copy lang po natin yung dalawang fractions, which is yung 1/3 and yung 1/4. Kailangan magkaliw sila para magkasya dun yung gagawin natin. So, ito yon. So, we have 4 over 4. Saan po galing yan? Yun nga po yung denominator ng pangalawang fraction natin. 1/4 times 3 over 3. Tapos plus. Ganito lang mangyayari sa kanya. 1 times 4 over 3 times 4 plus 1 times 3 over 4 times 3. So magiging ganito lang siya. 4 over 12 and 3 over 12. Since parehas na siya ng quantities, ipag-add lang natin yung dalawang numerator, which is yung 4 plus 3 equals 7 over 12. Okay. So sa pangalawa naman po, meron tayong area model 1 and area model 2. So, ang ginamit ko dito is subtract naman. Pero, lahat ng gagawin natin dito is applicable naman siya sa adding and subtracting. Kaya lang, ginamit ko lang yung minus para magamit natin lahat ng operation. So, we have 2/3 and 2 over 6. Kung makikita nyo, yung 3 times 6 is equals to 18. Pero, hindi natin siya gagamitin. Kasi, meron pang mas simplest form. So, gagamit naman tayo dito ng least common multiple. Kapag sinabi natin least common multiple, magbibilang nga po tayo dito. For example, dito sa unang denominator natin, meron tayong 3. Magbibilang lang po tayo ng by 3. So, umpisa natin. 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, hanggang dyan lang muna. Tapos, dito naman sa baba is meron tayong 6, 12, 18, 24. So, dito, kung kanino siya una nag-meet, ayun yung gagamitin nating denominator. So, ang gagamitin nating denominator, 6. Kasi yun yung least common multiple nila. So, we have that 2 times 2. Over 3 times 2. Saan galing yung 2? So dito, kung makikita natin, pang ilan ba yung 6 dun sa may pula? Yung pula natin, yun yung first, fraction eh. Ayun, pangalawa siya. Ibig sabihin, 2. Meron tayong 2 times 1 and 6 times 1. Ibig sabihin lang po nun, isang 6 nga lang po yung kailangan niya para maging 6. Doon kasi sa una, dalawang 3 ang kailangan natin para ma-meet niya yung 6. So kunin natin equivalent fraction niya, which is 4 over 6 minus 2 over 6. Since pares na po siya ng denominator, i-minus lang po natin yung dalawang numerator. So yan, 4 minus 2 over 6, yung 6, i-bring right lang natin siya. And yung 4 minus 2 equals 2 over 6. Pero dito, hindi pa siya yung pinakasagot. Pwede pa siya gawing lowest term, which is 1/3. Next, we have a multiplying fraction. So dito po, napakasimple lang po ng gagawin natin. I-multiply lang po natin parehas yung numerator at yung denominator. Parang yung ginagawa natin kanina kapag kumukuha tayo ng equivalent, diba? Ayun na siya mismo yung ginagawa natin nung kanina pa. So ito lang yon. So we have the 2 area model here. Tapos multiply lang po natin siya. We have the 1/3 and we have the 1/4. Pag i-multiply lang po natin siya, magiging ganyan lang po siya. And then, nagiging ganyan na siya. Tapos multiply lang po natin, 1 times 1, tapos 3 times 4, ang answer is 1 over 12. So, sa next example po natin, we have the 1/3 and 2 whole number.
since kanina binanggit ko yung about sa invisible denominator, so meron siyang invisible denominator of 1. So pwede na po natin siyang i-multiply. So ganyan lang po. So we have the 1 times 2 over 3 times 1 equals sa 2 over 3 or 2/3. So yun lang po yung multiplying a fraction. Diba na mas madali siya kaysa sa addition and subtraction. Next, we have the dividing a fraction. We have a 2 area model. And i-divide lang po natin siya. Siyempre, copy natin yung kanyang fraction, which is 1/12 and 1/3. Pero hindi talaga divide yung gagawin natin. Bali, ang gagawin po natin dito is i-reciprocate natin yung pangalawang fraction, which is yung 1/3. So, pagbabalikta rin natin yung kanyang numerator and denominator, magiging 3 over 1 siya. Pero yung division niya is mare-reciprocate din, magiging multiplication din. We have 1 times 3 over 12 times 1, divisible by 3 and 12. So, magiging ilo-lowest term natin siya. Ika-cancel out natin. So, yung 3 magiging 1, tapos yung 12 magiging 4. So, equals po siya sa 1/4. Kasi nga, 1 times 1 equals 1. Tapos sa baba, 4 times 1 equals 4. So, yun yung sagot niya. So, dito, meron tayong 2/3 divided by 2. Since yung 2 natin, whole number, gawin natin siyang 2 over 1. Para maging fraction form lang siya. So, ganito po yung mangyari sa kanya. 2/3 divided by 2 over 1, i-reciprocate lang natin siya ulit, tapos times, okay, which is yung 1/2, okay, 2/3 times 1/2, ganyan yung magiging process sa kanya, so baba lang natin siya, magiging 2 times 1 and 3 times 2, since nakita natin, meron dalawang 2 na nag-exist sa denominator and numerator, ika-cancel out lang natin siya, magiging 1 siya parehas, so ibig sabihin, 1 times 1 over 3 times 1 is equals to 1/3. So, ayan lang po siya. So, yun nga po ha. Diyan na po nagtatapos ang aking video patungkol sa fraction. Sana po ay marami kayo natutunan. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and i-click ang notification bell. So, ingat po kayo lahat. Maraming salamat po. Mr. XYPH. So, ang next topic po natin is complex fraction.